Hey guys, I am Jay and you're watching Built to Last Vlog. Thank you so much for continuing your support here sa aming channel. If you're not subscribed yet, please do so. And para masundan nyo yung mga video uploads namin. Six months ago, if you can remember, dun sa mga nanonood po ng aming channel, no? So, if you've watched our previous video, 6 months ago, naglagay ako ng ano dito, ng anti-slip sticker that I got from Lazada. I ordered from Lazada. But unfortunately, as you can see here, wala na yung sticker. Ayan, no? So, wala na yung sticker na ikinabit natin dito, yung anti-slip. Ito yung isa sa pagkakamali ko na pinakabit namin na tiles sa stairs. So, hindi namin na-consider. Sabi kasi nung pinagbilan namin, hindi naman daw ganun kadulas. Well, true enough, hindi siya madulas kung tuyo. Pero kung during the rainy season, nabasa yung tiles, madulas siya. And especially if you don't have a good traction dun sa iyong slippers, sa mga chinelas natin, so pwede kang madisgrasya dito. So talagang medyo unsafe yung ating stairs. So that's why I'm trying to look for a solution para maging magaspang or ma-avoid yung slipping, ma-avoid yung pagdudulas dito sa ating hagdanan. Since nung sunod-sunod yung pag-ulan, nag-umpisa siyang umangat. So lumobo siya, syempre naglamig siya, tapos laging basa. So unti-unti umangat siya hanggang sa syempre pag nadadaanan din ng chinelas or ng paa na pwede ka pang matalisod. So umaangat na kasi siya ng paunti-unti. Nawawala na yung dikit niya. Hindi ko naman kasi dinikitan din ng dinagdagan ng any type of glue para madagdagan yung kanyang strength ng pagdikit. So nag-rely lang ako dun sa kanyang adhesive sticker sa likod. So after a while, parang siguro 1 month lang siya nagtagal, yun nga, nag-umpisa na siyang umangat-angat. Hindi ko na siya na-picturean or hindi ko na siya na-videohan nung tinanggal namin. Kasi nga na-dismaya ako, na-disappoint ako dun sa ano. Although mura lang naman yon, pakita ko na sa inyo yung screenshot ko before kung magkano yung pagkakabili ko doon. And probably naman you won't buy it anyway kasi nga failed siya. Siguro pang indoor yes, it's good, but for outdoor like this, hindi siya advisable. Na-mention sa akin ni Maris, ni wifey, na meron daw pinakita si Slater, yang na spray can na it can provide yung magiging rough yung surface. So it's also an anti-slip spray paint. So para siyang spray can lang naman siya. Later papakita ko sa inyo. Meron din akong nakuha na parang step seal, yung tiyatawag na anti-slip din na aluminum naman, yung kinakabit dito sa corner ng ating ladder. Yun usually nakikita nyo sa mga schools, sa mga ibang government buildings, ganyan. Di ba pag naglalakad kayo doon sa mga steps, meron kayong natatapakan na parang metal or aluminum doon sa dulo ng steps. Which helps para maiwasan yung pagdulas doon sa hagdanan. So later papakita ko sa inyo yun and kung magkano rin yung nakuha ko doon. So ito yung sinasabi ko sa inyo na guys, yung aluminum. Ang tawag pala dito is aluminum stair edge nosing. So ayan, parang angle bar lang naman siya. So ganyan lang siya. Medyo manipis lang siya. But it's made of aluminum. So hindi siya kakalawangin. So this one is about 10 feet or 3 meters ang haba. Ang pagkakabili ko dito is, how much to?
Ayan, 364 ang isang piraso. So, dalawa lang naman yung binili ko kasi hindi ko siya sasagarin na yung all throughout na stairs kasi nga para may dadaanan pa rin yung tubig. So, hindi natin i-maximize. Probably mga around 1 meter lang per step ang ilalagay natin. So, 6 lang naman yung steps natin. Kaya, so 10 meters, so tatlong steps is 63 meters siya. So, sakto lang, 6 na steps yung malalagyan natin. Ayan guys, finally nakabit na rin natin ang ating aluminum nosing para dito sa ating stairs after 1 month na simula nung nabili ko to. Ngayon lang ako nagkaroon ng time. Ayan, sa ano ko lang guys, the reason behind kaya hindi ko siya binuo is para lang magkaroon ng daanan yung tubig in case na magkaroon ng ulan or mabasa, diba? May dadaanan yung tubig natin kasi pag binuo natin siya, so since medyo mas mataas na siya doon sa level ng hagdanan, so may tendency na ma-stuck yung tubig natin sa hagdan, so that's why hindi natin siya sinagad. So meron, nag-iwan lang tayo ng ano, ang sukat kasi ng hagdanan natin is 1 meter, so ang ginawa kong putol is 800 mm or 80 centimeters, and then naglagay lang ako ng 3 torx screw. And that's it. Sana tumagal tong ano. Then meron pa tayong i-apply na spray, yung nakita natin dun sa ano, sa vlog ni Slater. Titignan natin kung effective nga, kung nakakatulong nga ba siya na makabawas sa ano, sa pagkadulas ng tiles natin. So yun guys, later. Hey guys, let's see kung gagana tong anti-slip na to na nirekomendan ni Slater yang o epic fail ba. Nakalagay dito, quick drying textured coating, fine granules. Ayan. O may granules pa. Check lang natin para masama yung sumama yung mga granules niya. Ano ba yan? Granules na yung pawis ko. Ha!
Butil-butil ang pawis. Medyo gumas pa nga siya guys, no? Kaya lang, hindi lang natin alam kung hanggang kailan siya magtatagal. So, gumas pang naman yung ating tile nung natuyo siya. Visually, hindi nyo siya makikita, no? Pero, kapag hinawakan siya guys, ano siya? Yun nga, para siyang merong mga grains na, ano na, na nakadikit na dun sa tiles. So, causing more friction, di ba, para sa ating ano, sa para maging magkaroon ng additional traction sa ating paa. Nawala na yung smoothness nung tile, pero hindi naman siya obvious na ano, na gumaspang. But yun nga, mafe-feel niyo siya pag tinapakan ninyo. So, nabawasan nga yung dulas ng ating tiles. So, ang ano na lang natin is kung gaano katagal siya tatagal. Ayan. Pwede bang pakitest mo po, madam? Wala akong bra eh. Paalang naman eh. Sige. Yan, wala yan. Itong ano lang muna yung in-sprayan ko. Ito? Ah, ito. Modest pang po. Wala. Ito meron na to. Para pong may madumi. Itong steps meron na yan. Ah, ito. Basain mo. Mamaya uulan. Maglakad tayo. Para siyang may madumi. Yung last, yan. Wala pa yan. Yung step na yan. Dati makintab yan, di ba? Makinis masyado. So, ayun. Thank you so much sa recommendation mo, Sir Slater. Ayan. Alam mo naman nagbayad eh, no? Pero, ayan. Effective naman siya. Observe na lang natin kung hanggang kailan. Pero, ang dami pang natira. Siguro mga 1/4 pa lang yung nagamit ko, guys. So, yung isa pa lang yung nabuksan natin. Tapos, siguro mga half pa lang yung nagamit natin doon. So, matipid naman siya. Kaya lang, this one cost, I think, kung tama yung pagkakatanda ko is around 500 din to. Isang spray can. So, that's it guys. Thank you for watching. I'm Jay and see you again here sa aming channel, Built to Last Vlog. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling.